mga bebe, mga langga, how are you today? For today's vlog is, wala po tayong masyadong gagawin sa bahay. Kaya mamamasyal po tayo ngayon. Pupunta tayo doon. May ano doon eh, Pakals. Alam niyo yung Pakals, yung may pupuntahan kaming kainan. So, see you. Pupunta tayo sa ano, sa may Talabayan. Medyo malayo-layo siya konti sa city. Hindi naman masyadong malayo. Medyo may ano lang, distant lang sa city. Kaya mamamasyal tayo doon. Maraming mga punong kahoy doon. Tapos mag-ano lang tayo doon. Chika-chika, ganun. So, see you, mga bebe, langga, mga lalag. See you! Ayan, mga bebe. Papasok na po tayo sa pupuntahan natin. Medyo nahirapan po tayo dito. Medyo maalon po yung daan. Ayan. Nag-shake-shake yung camera natin. Ayan. Kasi yung motor natin is a scooter. Kaya ganun. Maalon-alon. Ayan mga love, nakarating na po tayo dito. Ayan, maraming bisita. Dito muna tayo sa may gilid magtambay mga love, kasi nahiya naman kaming pumunta doon agad sa may bahay kasi nagtitinginan silang lahat sa amin. Para kami mga artista dito. Ayan. Hawak-hawak muna tayo sa makahiya. Ayan. Makahiya. Alam niyo po yung makahiya, di ba? Yung dahon pag hinawakan mo, eh, umano siya, tumitlop. Ayan, dito muna tayo. Tingin-tingin muna tayo sa paligid. Ang sariwa ng hangin dito. Ang daming puno ng niyog. Dito sa amin sa probinsya mga love is yung pinagkukunan ng kabuhayan is yung pag-aalaga ng mga hayop at saka yung pagsasaka, yung pagtatanim ng palay para meron tayong makaing bigas at saka meron din nag-harvest din ng niyog at ginagawang kopra. Ganun yung mga hanapuha dito sa amin. Sobrang aliwalas dito mga laglag. Ayan yung bahay nila. Nasa gitna talaga ng niyugan. Ganda-ganda dito. May mga puno ng mangga. May star apple. Kaimito. Puno ng kaimito. Sobrang ganda. Tingnan mo naman yung langit. Ang ganda ng langit. O asul na asul. Lalaki pa ng niyog. Tingnan nyo yung niyog. Ang lalaki, ang tataas. Ang tataas pala. Ang tatayog. Ayan! Yung star natin dito. Oh. Ayan si Mami Carabao. Ayan si Mami Carabao. Oh. At saka si Baby Carabao. At saka si Daddy Carabao. Dadaanan po natin mamaya yung mga palayan. Yung malawak na palayan. Nang dahil kay Mamang Carabao, siya po yung tumutulong sa mga magsasaka dito para mapabilis yung trabaho sa pagsasaka. Ipapakita ko po mamaya yung malawak na ano palayan. Ayan po, ang daming ipon. Tsaka yung mapapansin nyo, nandyan si tatay, nagsasaka. Ganyan po yung ginagawa pag nagsasaka. Inaararo yung bukid. Yan. Ayan po. Yan po yung dinaanan namin pa-uwi. Ayan po. Yan po yun. Ang lawak ng palayan, di ba? Katatapos lang magtanim. So, yung mga kalabaw po, ang laki pong naitutulong ng kalabaw sa pagsasaka kasi sila yung nag-aararo. Kaya, tinagurian silang Filipino's best friend kasi madalas yung mga Filipino ay nagsasaka, di ba? Kaya sila yung mga best friend ng magsasaka. Ayan po, katatapos lang magtanim.
ng mga palay para meron po tayong makain na bigas sa hapagkainan. Ayan, ipapakita ko po yung proseso. Kanina po is yung wala pang tanim. Ngayon, meron ng tanim. Ang lawak-lawak, diba? Pasensya na po ha. Kinontinue ko lang po yung video dito sa vlog ko nung gumala ako. Kasi para naman po makita niyo yung ano, yung dinaanan namin. Ayan, oh. Ayan. Ang lawak-lawak, diba? Ang ganda-ganda. Pasensya na po sa video, ha. Medyo shaky siya kasi nagmumotor po kami nito, eh. Ayan. Ang ganda ng lugar. Diba? Ang lawak-lawak ng palayan dito. Yun po yung source of income ng mga tao dito. Yung ano po. Ayan po, oh. Tingnan nyo po. Yan. Katatapos lang mag-araro ni tatay at mamang Carabao dyan. Yan. Tingnan nyo po yung may blank na ano. Yan. Tapos ang kasunod niyan is magtatanim na po sila ng palay. Yan! Yan yon. Yan yun po. Oh. Tingnan nyo. Napaka-berde ng mga tanim. Napaka-berde ng mga tanim. Ang ganda-ganda tingnan sa mata. Diba? Mga ilang buwan nito is lalaki na sila. Tataba na at pwede nang anihin. Ipapakita ko rin po sa inyo. Ayan na po, pagkalipas ng ilang buwan ng gala natin. Ayan na. Naka-harvest na po yung palaya na dinaanan natin nung gumala ako doon sa may kalabayan. Ayan na po yun. Diba? Ganyan po yung proseso. Ginagapas na po nila kasi harvest time na. Ang sipag-sipag ng mga magsasaka natin. Tingnan niyo po. Ang init-init. Ayan. Pero nagtitiis sila sa init para meron silang mahain sa hapagkainan. Merong bigas na makakain. Tayong lahat. Diba? Ganyan yung mga ginagawa ng mga magsasaka natin. Napakalaking tulong nila sa atin. Kung wala sila, wala tayong makain. Ayan po, ginagapas na po nila. Bali na kumukuha sila ng ano, gamit yung sanggot dito sa amin, yung pang ano, pang cut ng ano, palay. Ayan na. Ilalagay po yan nila sa isang lugar para sa iba namang proseso. Yun yung threshing, yung pag ano, paghihiwalay ng dahon at saka yung butil ng palay. Ayan po yung nangyayari. Mamaya, ipapakita ko rin po sa inyo kasi meron naman akong na video dito na ganong proseso. Ayan. Ang init-init ng araw, di ba? Ang hangin-hangin pa. Yung camera natin lumalabo. Yan o. Ang sipag-sipag nila. Dapat uubusin nila yan. Yung mga, yung linyang-linyang yan. Dapat, ano, nagapas yan lahat. Kasi hindi pwedeng may makaligtaan sila. Kung may makaligtaan man, kukunti na lang. Yan. Ilalagay nila yan sa ano, isang lugar. Hahakutin nila yan. Ayan, hinahakot na po nila. Papunta dun sa may gilid. Ayan na po. Yung sinasabi ko. Yung pag-treasure. Yan, hinihiwala yung ano, yung butil ng palay at saka yung dahon. Kinakain yata yung dahon, ang dahon nito ng ano, mga baka. Nilalagay sa ano yung alam mo yung ano yung mga pampataba sa lupa. Ewan ko. Naisip ko lang baka nag-hallucinate lang ako. Pero tinatambak to eh. Ayan. Ayan.
anti-nutrition na po nila. Pagkatapos nito po is ibibilad nila ito. Pagkatapos ibilad is yun na. Pwede na siyang ipagiling. Paggiling ng bigas. Pupunta na sila sa may rice milling at doon ipapagiling yung palay para maging bigas. Tapos meron na tayong makain. Ganun yun. Kaya lang po wala po akong video ng nagbibilad sila ng palay. Hanggang dito lang po yung video ko, yung pag-pressure. Wala na po akong video ng pagpapalay kasi medyo na-busy po ako lately kaya hindi po ako nakabalik doon. Kaya hanggang dito na lang po yung video natin, yung pag-pressure nila. Yung pagbibilad ng palay at saka paggiling ng bigas is wala na po akong video na ganun. Yan po, tinitreasure na po nila. Ilalagay nila yung palay sa may treasure machine at saka yung mga dahon is papunta doon, palabas. Tapos yung butil ng palay, nilalagay nila sa sako, palang inaabangan nila sa may gilid para masalod sa may sako para hindi mapunta dun sa lupa. Ayan. Tapos ayun na, ibibilad na nila yan. Hanggang dito na lang po yung video natin, mga palangga, kasi hindi na po ako nakabalik dun eh. Pasensya na po kayo mga bebe, ha? Huwag po yung kayong magalit na putol yung video ko, ha? Grabe yung video na to eh. Mula paggala hanggang sa ilang buwan eh. Na bumalik pa tayo doon sa may lugar. Ayan. Diba? Ang ganda ni ang sipag nila. Napaka buti ng mga magsasaka natin. Yan lang po. Thank you for watching.